Kaya anong pagkakaiba ng salo at saka yung suwi? Alin ba yung salo dyan? Ito yung salo. Ah, yan. Oh, ito yung nakakabit sa puno. Okay. Andito bunga. Ayan, dyan nakakabit. Yan. Ah. Andito bunga, dito, oh, dito yung salo. Oo. Oh, oh. Ang suwi? Ang suwi naman. Ito. Ayan, mapapansin nyo. Tulis. Ito na may punggok. Pag tinanggal mo yun, punggok siya. Tanggal agad, oo. Oh. Ito, dito yan, suwi. Yan, katulad po nito, ito ay salo. Ayan, nasa salo. Ibabaw lang. Ay, ibabaw. Kasi dito yung pinagbungahan. Oo. So, sa gilid, dyan tumutubo yung salo. Ang suwi naman, dito yan sa baba. Ah, dito, okay. Dito siya. Oo. Yan. Misan dalawa yan. Oo. Misan dalawa yan. Tulad nito, dalawa. Suwi yan, parehas, suwi, no? Suwi, parehas. So, pwede yung pabungahin pa ulit. Pabungahin na lang yan. Mm-hmm. Yung mga ganun. Mm-hmm. Ito, dalawa. Oh, kalimitan talaga dalawa ang suwi, ano kuya? Dalawa yan. Oo. Ang salo naman, marami. Tsaka masagi mo lang, laglag talaga siya. Gagawa nga ito ng... Ito naman, hindi. Matibay, matibay siya. Matibay yan. Yan, nakapunuhan na lang. Bunga na ulit. Okay. Pero yung... salo, bakit yun ang itinatanim ninyo? Mas maganda kasing pabungahin ng salo kaysa sa suwi. Ang salo, huli yan kung bumunga kaysa dun sa suwi. Ah. Kaya nga, dapat hindi natanggalin niyo yung suwi. Hindi na dapat itanim kasi abunuhan mo lang siya, lalaki na. Lalaki na. Hindi mo na kailangan itanim kasi nakatanim na. Sa isang puno, mga ilang salo ang nakukuha natin dyan? Ay, pinaka... maunti po niya na yung lima. Isang puno? Isang puno. Ay, di ibig sabihin, maraming nakukuhang pananim sa isang puno, ano? Ah, okay. Marami. Oh. Kung ang pinya mo yung 10,000, ay magiging... kuhan na yun. 60,000 na. Pagka nakuhanan mo siya ng... Pero parehas salo. Pwedeng itanim ang salo at saka yung suwi. Pwede. Kaya nga lang, yung suwi, kapag ka itinanim natin, ano ang kanon? Eh, mas mabilis lang siyang pabungahin. Kumbaga, nauuna sa salo. Yung suwi? Yung suwi. Ah, pero isang bilis lang ito nagbubunga? Pwede yan padalwahin. Yung suwi? Ito, salo yan. Salo yan tinanim sila eh. Oo. O ibig sabihin, pwede mo pa siyang padalawahin. Padalawahin. Meron nga dati dito, pinatatatlo pa yan. Kailangan lang talaga, laging malinis. Kaya nga, lilinisin namin yan para mapabunga ulit. Kasi yep. Sayang eh. Eh kagaya niyan, nililinis natin yan ngayon, di ba? Yung mga damo niyan na dinamas natin, ano yan, tatanggalin din o di yan ah? Dyan na siya mabubulok. Kasi mabubulok naman yan eh, ano? Mm. Ah, okay. Ayan, mga kaibigan. Bali, ngayon eh, naglilinis sila ng pinyahan ito. Kung inyong natatandaan, ito yung binidyo natin noong nakaraan na sinasabi ko na pinagharbisan. Pero hindi nila tinatanggal yung mga puno kasi ito ay pabubungahin uli nila. Ano, mga kaibigan? Siguro by next month i-spray na nila ito ng pampabunga. Kaya nga ginagamasa na nila, mga kaibigan, para ma-spray ng pampabunga. At pagkatapos na ma-spray ito ng pampabunga ay ganito, mag-aantay laang ng mga 6 months at ito ay magbubunga na. Tapos kapag ka nagbunga naman 6 months uli, harvest naman yun, mga kaibigan. So ayan, no? Napansin niyo, mga kaibigan, no? Yan, mga ginamasa na nila yan, mga nilinis nila yung mga puno, tinanggal nila yung mga nakakasagabal. Pero yung damo, nananatili lang yan dyan, mga kaibigan. No, hindi na kailangan kuhanin niya kasi kung ito ay nasa 2 hektarya, itong area na to, mga kaibigan, at kukunin pa yung mga damo na yan, masyadong matrabaho naman. Samantalang, wala namang problema. Kahit na hindi na kunin yung mga damong na yan. At yan nga ay bali magsisilbing pataba pa.
dito sa ating pinyahan. Kasi mga ilang linggo lang, mga kaibigan, yan ay mabubulok na, lalo pagka nag-uulan. No? Punta natin yung ating mga kaibigan doon na nagagamas, no, para makita natin yung actual na dito na tayo dumaan sa mismong pinyahan para kuan ma-experience din natin, no, yung kanilang paggawa dito, mga kaibigan, no. Sa video ng ito, mga kaibigan, eh nagbibigay lang tayo ng mga idea kung ano yung mga ginagawa nila dito sa pinyahan mismo. Ano po, mga kaibigan? Ibig sabihin, kagaya nung idea na matapos harbisan itong mga pinyang ito, hindi naman kailangan na patay na kaagad yung mga puno, mga kaibigan. Ibig sabihin, pwede pa naman pala itong pabungahin, no? At yung paliwanag nga ng isa nating anong foreman nga natin dito, mga kaibigan, kung halimbawa ang itong area na to ay mayroong 20 puno, no, kapag ito ay pinabunga ulit nila, magiging 40 puno na bunga ang mangyayari, kasi kay 10 puno ay nagkakaroon nga ng 2 suwi, mga kaibigan. Okay, meron sila, mga kaibigan. Yan, mga nagagamas yan, mga kaibigan. Pero kapag bagong tanim, papakita ko rin sa inyo, mga kaibigan. Siguro sa susunod nating mga video. Pag bagong tanim pa lang yung pinya, ginagamasan talaga yan. Dapat ay walang damo yung paligid, mga kaibigan. So, sa susunod nating mga video ay ipapakita namin sa inyo kung gaano kalinis dapat yung mga pinyahan, mga kaibigan, no? Yung kasing mga bagong tanim na pinya ay nandoon sa kuan, nandoon sa ibang area, no? Nasa ibang area. Ito namang dito, ibang area naman 'to, mga kaibigan, no? Malawak kasi yung pinaglupa na nila, pinagtataniman nila, mga kaibigan. Yan, yan, ganyan ang mga kaibigan ang ginagawa. Kahit napakainit ng panahon, medyo umuulan-ulan, tuloy lang ang kanilang paggawa, mga kaibigan. Yan, kita nyo, malaki pa yung pinya na yan, mga kaibigan. No, magaganda yung pinya natin dito at malalaki. Kaya siguro pagka ito ay na-spray na pampabunga, magiging maganda rin ang resulta nito, mga kaibigan. No? Okay, mga kaibigan. Hanggang dito na lang muna ang ating video. At huwag kayong magsasawa na tuloy-tuloy na panoorin natin yung ating mga video, mga kaibigan. Pwede rin natin itong i-share sa mga kaibigan natin, halimbawa sa Facebook, para tama panood din nila, magkaroon din sila ng idea tungkol sa pagtatanim ng mga ganito, kagaya nito, mga pinya, mga kaibigan. Okay? Sige po, mga kaibigan, sana ipatuloy kayong magiging...